Hey guys, what's up? It's me, MJ. Welcome to my channel. And today's video, it's another vlog, guys. And as you can see, fully makeup ang lola nyo dahil kakatapos ko lang ng isang film. Now, we're going to have another vlog. This is something I want to share, a fun fact about myself. By the way, guys, if you are new to this channel, then please don't forget to hit the subscribe button, also the bell notification for you to be notified whenever I have new updates. So, without further ado, let's begin. I'm very excited to share with you guys mga sobrang malapit lang sa akin na nakakaalam about to sa mga fun facts na to, i-share ko sa inyo. So, number one fun facts about me, did you know that? Well, siguro ito alam niyo na kasi may mga videos ako na i-post noon. So, I love drawings. I love to draw. I love to sketch. But yung sketching, guys, lately ko na lang din siya na-discover na kaya ko pala. And before, as in drawing lang ng mga cartoon characters, yun yung hilig ko. And did you know that? Did you know that? I joined when I was only 7 or 8 years old in an on-the-spot painting contest. That was in Angono, Rizal. Yung school doon, meron silang ganon. Parang community, same yung kailangan namin i-drawing. Sobrang happy na ako doon kasi nabigyan ako ng certificate of recognition sa aking drawing. And also, the second time I joined logo making contest. Ito naman sa University of Perpetual Help sa GMA Cavite, guys. Nagkaroon ng parang contest for making the logo for tourism and HRM. So, sumali ako, nalo siya, and nabigyan din ako doon na certificate. Plus, yun yung nilagay na logo doon sa aming ID. So, recently sa work, meron lang kaming parang katuwaan na talent show. And yun, dinrawing ko nga si Sheikh Zayed, and nanalo rin siya. Pero hindi yung drawing contest, talent show yun. So, fun fact number 2. This one, I joined a pageant. Sabihin natin parang beauty pageant. Kahit walang beauty. Pageant siya sa school when I was in third year high school sa NCBA Taytay Rizal. Miss NCBA Campus. Ano ba yun? Nakalimutan ko yung title, guys, kasi hindi naman ako title holder. So, yun, nag-join na ako din sa pageant. Wala rin akong place. Out of place ako. So, number 3 fun facts. Did you know that? Binabasa ko kasi baka makalimutan ko eh. Ano ba yung mga facts about me? Did you know, number 3, did you know that I applied for a job when I was 15 years old? Actually, that time, I didn't consider it as a job. Parang wala akong alam na gusto ko siyang gawin, pero hindi ko alam na parang work na pala yung ginagawa kong pag-a-apply. Since yun nga nabalitaan namin, dahil before, madalas kami sa Vera Mall, Green Hills, sa May San Juan, Metro Manila. So, di ba, complete? Dahil before may store nga yung auntie ko. Plus kami, nagkaroon din kami ng maliit na kiosk. So meron din kaming store doon sa may Vera Mall. And opposite noon, meron booth ng DJ. Pero I think that time, wala pa kaming store noon. So yung auntie ko lang yung nagsabi sa amin na meron ng ganun. Dahil gustong gusto ko maging isang disc jockey before, guys. Sobrang dream ko yon. As in yung tambayan ko, dahil since lagi lang naman ako nasa loob ng bahay. So, madalas dun lang ako sa may harapan ng radyo. As in, sa harapan ng stereo, feeling ko ako yung nagpe-play ng music. And then, yun na nga, ginagaya ko yung mga announcer, yung mga pagsasabi nila, pati mga chwang-chwang, mga accent-accent na sa pagsasalita. So, ginagaya ko yun. And madalas din ako tumawag sa mga radio station. Feeling ko lagi parang makakapasok yung tawag ko. Yun. Tapos, nagre-request ako ng mga kanta. So, yun na nga. So, nag-apply ako as DJ dun sa Vera Mod. So, sinabi sa akin, nagulat sila, you're only 15, pero ang qualifications is like 16 years pataas. So, sabi sa akin, okay, we will give you a chance to be interviewed. Kasi nga, gusto ko. Tapos, kapalan ang mukha, diba? Mahihayin ako, guys, pero ewan ko pag gusto ko yung isang bagay, nawawala minsan yung hiya ako. So, ngayon, yun na nga nangyari. Pumunta ako doon, and then, in-interview nila ako on air. So, sinabi sa akin, okay, may kakabisaduhin ako. Hindi man kakabisaduhin, may pinabasa sa akin. And sinabi sa akin na after ng interview, ako mag-introduce ng next song. So, habang nagpa-play pa yung unang song, wala pa yung interview ko. So, binabasa ko na yun kung ano yung
dapat kong sabihin. Sa mall na yon, merong radio station sila. Pero yung maririnig lang siya, naka-broadcast lang yun sa buong mall. O, tinanong niya ako, sabi niya sa akin, yung DJ din, pangalan niya is John. So, sinabi niya sa akin, okay, so introduce the next song. So, sabi ko, ayan, eto, ganito yon guys. Ito yung sample. Tanda ko yung mga sinabi ko. So, yung song na in-introduce ko is Say a Little Prayer. Kasi nung time na yun, kasagsagan niya ng sikat yung kantang Say a Little Prayer. Hindi ko, nakalimutan ko anong movie yun na yun yung soundtrack. Guys, paki-comment below kung alam nyo, kung natatandaan nyo yun. So, sabi ng DJ, okay, Mary Joy, what's our next song? So, ang sagot ko, okay, our next song is Say a Little Prayer by Diana King, only here on DWBM Radio Vermo, Music for the Metro's favorite shopping mall. O, diba? So, yun. As in, naghalo yung kaba ko at the same time, yung excitement na antulin-tulin ng mga pagsabi ko. And parang feeling ko talaga, DJ ako. Alam mo yun, naka-headset ka. I mean, naka-headphones ka. Tapos may microphone na nandun. Tapos salita-salita ako doon. Ganun. So, sobrang saya. Kasi, alam mo yung experience na yun. So, fun facts number 4. Did you know that I am also a fanatic? As in, sober. Nilagang sobra at super. Sober. So, super fanatic ako ni Miss Claudine Barreto plus ng Sponge Cola. As in, sobrang grabe yung pagiging fanatic ko kay Claudine Barreto. Nagka-cut out sa ako ng mga pictures, sa mga magazines. Binibili ko every time na siya yung cover or merong issue about her sa Star Studio noon. Sobrang yun, nagkinokolekta ko yun. Gumawa ako ng parang scrapbook. So, nando doon yung mga collage. Until now, pinapollow ko yung kanyang IG. And fanatic ako ng Sponge Cola. And pero kay ni Edgar. Pero grabe yung pagka-fanatic ko sa Sponge Cola because of Yael Yuson. Pero kay ni Edgar, grabe din. Kasi yun yung first ever na talagang pinuntahan ko din yung gig nila sa isang bar. Kasama yung friends ko and yung kuya ko. Tapos, nagpa-sign talaga ako sa kanila lahat. As in, may mga autograph signs ako. Then, sa Sponge Cola, as in, bumili ako ng CDs nila and umattend ako ng kanilang mall show sa may SM Dasma noong time na yon. At kasama ko yung pamangkin ko maliit pa noong time na yon and yung mother ko. As in, siksikan to the max, nandun kami sa loob. So, masaya lang ako kasi nagkaroon ng poster ng Sponge Cola and I was able na ma-meet ko sila sa after ng show doon kasi magsasign nga sila. So, napasign ko yung CD na nabili ko na before sa Odyssey. Tapos, nung nasa Abu Dhabi na ako, nagkaroon ng show ang Sponge Cola malapit sa amin. So, sa may Walter Mart Carmona. And pinaten ko yung mama ko. As in, pumunta siya doon at siya yung nagpasign and nakakuha siya ng t-shirt. I mean, bumili siya ng t-shirt ng Sponge Cola and nasa akin na yun ngayon. So, yun yung pagka-grabe ko sa pagiging fanatic ko. So, hindi yun ka-jologsan. So, part yun ng buhay ng isang fan. So, number 5. Last but not the least. Last na ba yun? Parang dami kong fan facts na gusto i-share. Pero wala lang. Okay lang din naman. So, number 5. Ito na. Hindi ako pinapasok sa bahay ni Kuya. Did you know that I joined PBB or Pinoy Big Brother? I auditioned, guys. So, nag-audition ako. Year 2006 yon and 2007 i-air kasi yon. Tapos, yung number ko, guys, sa pila is pang 1,000 plus. 1,600 plus. And sobrang aga namin ng mama ko. Pumila kami sa SM Las Piñas yon. Sa labas, guys. Hindi ka pa pwedeng pumasok sa loob. Kasi yung pila, hanggang mag-start yun sa labas and mag-audition, guys. Sobrang nanggaling pa sila sa mga province or sa malayong lugar, dumayo pa sila doon. Yung iba to, makeup ako, lalambas sa pamunta lang doon kasi gusto ko matry. Dahil second edition na yun ng Big Brother. So, since nagkaroon na ako ng idea, sabi ko sa mga ko, parang gusto ko mag-join. And, dun time na yon di ko alam kung desperado ba ako na gusto ko. Hindi ko alam bakit ano rin nagtulak sa akin at gusto ko mag-join din sa Pinoy Big Brother house. So, yun, nakarating kami hanggang sa loob ng mall and sa stage. Tapos, lalang, papipilayin kayo doon. Tapos, kaharap namin, may mga parang judges doon. Yun doon yung panel. Tapos, nandun si Direk Loren Joby. So, tinig ko nga siya si Big Brother eh.
dati, siya yung feeling kong na baka siya si Big Brother. Siya yung nandoon, tapos tumitingin-tingin, tapos sasabihin sa inyo kung ngingiti or titingin dito or titingin doon. Tapos parang ano lang yung camera, iikot lang sa inyong ganyan. Tapos after nun, next, ganun. Parang first ten. Sobrang saglit lang, ang tagal namin pumila doon, tapos saglit lang. Tapos syempre, nandoon, magpapas ka doon ng picture and parang biodata rin. Alam ko yun yung ginawa ko eh. Sorry guys, hindi ko na masyado matandaan. Pero parang feeling ko yun. Tapos may picture siya. Another plus, guys, fun fact. Did you know that I went to a Grand Gossie? So, yung Grand Gossie, ano ba yun? So, feeling modelo talaga ang lola nyo, guys. feeling celebrity ako noon. Fun facts number 6. Yun na nga, ano pala to? Bonus fun facts. So, pumunta ako sa Grand Gossie sa May Glorieta. Kami ng mama ko. So, for Meg Magazine. Dati sikat na sila yung mga yan eh. Yung mga teens magazine. Candy, yan yung Meg. Sabi ko sa mama ko, may pa-freeing ano, ganyan. So, lagi ako bumibili kasi ng mga magazines. So, may free na makeover, tapos pipicturean kayo doon. Tapos ganyan, parang next model or something na. Yung parang gano'n, may Grand Gossie sila. So, ako naman, hindi naman sa feeling ko maganda, pero gusto kong ma-experience yung mga gano'n. So, ito naman mama ko, super supportive sa mga ganyang bagay. So, sige lang, go. Basta may pamasahe, go. So, ayun, nagpunta kami doon and sobrang saya ko kasi may experience ko ma-makeover. Maganda yung mga makeups na ginamit sa akin. Nakalimutan ko, napabili pa nga kami noon eh. And then, may photographer din doon. Sasabihin sa'yo kung ngingiti ka, anong klaseng ngiti. Tapos yung angulo mo, as in super gulog. So, ayun, sana nagustuhan nyo naman yung fun facts. At yun lang naman yung ma-share ko sa inyo ng mga ilan-ilang fun facts about me. Sobrang ilan lang talaga yung mga tao na nakakaalam nun sa akin before. Kasi hindi ko talaga siya sinishare. Pero ngayon, sabihin na natin may ma-content lang. So, yun. So, naisipan ko na lang na i-share yun sa lahat. So guys, that was it. So sana nagustuhan niyo itong video na to. And guys, if you like it, please give a thumbs up. And if you're not yet my subscriber, please do subscribe now and comment below guys. Thanks for watching and bye!